Kapagpalang pagpalang araw mga kapat, ngayong araw na ito, ngayong vlog na ito, meron tayong importanteng bisita. Napaka-importanteng bisita. Let's go! Let's go! Expressway Gaming, boy! XATV Experience! Okay ba yung freedom eh? Unang sampa! Let's go! Sobrang lakas ng makakay na. Parang gustong-gusto niyang gamitin siya. Woo! Expressway Gaming, boy! Masyado matawa, huwag kasama nang matawa. Adhere lang tayo sa speed limit tsaka sa driving etiquette. Alam, hindi ko pala nadala yung kapote ko. Hindi ko na may nakakalimutan ako eh. Yun o. Expressway Gaming, the wind on your skin. So first impressions tayo mga kap, dito sa ating XADV 2023 model. Compare lang natin sa ating ADV 160. Kung ano ba yung mga familiar na mga naramdaman ko ngayong pailan na ba ako. Siguro mga naka 50 kilometers na rin ako simula ng pagpasok dito sa NLEX. Anyway, so first thing na napansin ko, yung upuan. Grabe. Sobrang sarap sa puwet. Para ka nakaupo sa sopa. Kung yung stock natin is yung comfort niya, goods na rin naman ng ADV 160. Ito talaga, as in 100. 1 million over 10. Sobrang sarap sa puwet nito. So yung comfort yan, familiar siya pero sobrang upgrade talaga. Now yung handlebar, mas malapad, di hamak ang sobra. So mas commanding yung pakiramdam mo habang nagda-drive, habang nire-ride tong XADV. Mas nakabuka yung shoulders ko eh. Siguro mako-compare ko siya para ka naka-mountain bike. Ganun yung handlebar niya para ka lang naka-mountain bike. Sobrang relaxed position. Tapos number 3, tong windshield. Ito ang effective na windshield. Yung aerodynamics at yung pagsalag niya talaga sa wind drag, andito talaga. Talagang wala na akong maramdaman dito eh. From this point on, hanggang dito. Unlike sa ADV 160 natin, di ba? Para sa height ko na 5'10, kapag sa ganitong position ako, ramdam ko na sa dibdib ko yung hangin tapos paangat eh. Ito wala. So mag-duck lang ako ng konti. Attack mode na eh. Ayan o. And okay pa rin naman yung view. Hindi naman siya nakakailang. Kung ganito kalaking windshield or wind visor, ito talaga effective. To lessen wind drag. Tapos, speaking of commanding, sobrang commanding ng pakiramdam ko sa kalsada. Hindi ko alam kung ganito naman karamihan ng mga big bike, mga kap ha. Sensya na, first time natin to eh. First experience natin ng makapag-drive ng big bike. At yung first time natin, XADV pa. Yung pangarap natin, motor. So, shoutout po sa ayot! Maraming salamat and congratulations ulit sa napaka-successful na interview with Boss RDR. Grabe yung storya niya ni Boss Oyot. Dating nagkakariton, ngayon, milyonaryo na. Kumikita ng milyon-milyon. Panoorin nyo yan, mga kap. Send na lang ako ng link dito sa screen. Anyway, balik tayo. So, comfort, handlebar, kasama naman sa comfort yan, pati yung windshield. Power tayo. Naka aftermarket muffler na to, pero grabe, parang gusto laging mga mote. Kaso hindi, relax na tayo. 100 lang tayo. Kailangan nasa legal pa rin tayo na takbo. Kasi malaki pa rin naman talaga natipid natin sa oras kahit na mag-stick lang tayo dito sa 100 eh. Kaysa nag-ADV 160 tayo na bayan-bayan, di ba? Kaya appreciate na lang natin yun. Siguro mas makakaintindi nito yung may mga big bike pero may mga scooter din. At yung mga matagal nag-stay sa scooter. Kaya sobrang appreciated tong expressway, lalo na panorte or kahit pa south din naman. So yun, so far so good. Pinapakaramdaman ko pa yung motor. Yung power, grabe, lakas ito. XADV 750cc CVT, DCT. Kung di ako nagkakamali, mga kap. So, fully automatic dito. Para din naka ADV 160. Pero may choice ka kung gusto mo siyang manual DCT. Or, yan, tulad ng ginagawa ko ngayon. Na naka-automatic lang siya. Kuso na siyang nagigear. So, yan ang ating XADV experience. Makakamit din natin yung pangarap natin, mga kap. Itong TFT display, grabe, sobrang solid din. Ang laki ng numero. Alam ko pwede mo rin tong
i-diretso sa phone mo para magamit mo yung app. Pwede mo i-connect yung phone mo through GPS, tas may lalabas dito sa screen kung saan ang mga lilik. Pero sa ngayon, since meron namang pin lock, meron namang quad lock. Yan, quad lock na lang tayo. Okay naman na yan. Diyan naman tayo sanay. So far, so good. Tara. May isa lang pala ako na humbing na hindi maganda. Napareha sa ADV 160 tsaka XADV. Sa bagay, ano naman na kasi to eh. Given na to, napakalakas kasi ng engine ito. Yung vibration, mga kap. So siguro kung mabibigyan ako ng, or kung makakabili ako one day ng XADV, lalagyan ko rin ng parehas nung sa ADV ko. Yung grip puppies or yung sinusuksok ko lang dito na pampalese ng vibration sa mga kamay. Kasi almost same diameter siya dun sa stock natin sa ADV 160. Hindi ako nagkakamali, same na same nga lang. So siguro bibili agad ako ng ganun. Pero other than that, wala, sobrang solid nito. Sobrang sarap ni Maneo. Tapos kanina, nung nasa labas pa ako, bago ako pumasok na expressway, yung mga natutunan natin sa basic na safety riding, yung mga counter steering, nararamdaman ko pwede rin siyang i-apply, i-convert lang din natin dito. It will just take a matter of time para masanay ka ulit dito sa XADV. Pero I think yung the same confidence na kaya ko sa ADV 160, kaya ko rin gawin dito eh. Hindi ko naman sinasabing talagang banking kung banking, pero yung talagang pag-confident ka kasi mag-motor, alam mo kung hanggang saan lang yung capability ng mga leaning angle mo. So I think kaya ko itong gawin dito kapag nakasanayan ko na, pag nakabili na ako ng sarili kong XADV. Yun na muna, sobrang sarap. The wind in your face. Iba talaga pakiramdam kapag nakapag-expressway tsaka pag big bike yung dala mo. Pakasarap. Third break tayo mamaya. Kape-kape lang. Para lang di antokin kasi sobrang sarap ng pakiramdam. Medyo nakakantok eh. Yun lang yata ang wala tingin ko dito sa XADV. Isa din na wala. Na meron na sa mga bagong motor ngayon, which is yung cruise control. Pero meron siya handbrake. Yung lapad ng motor, kundi lang dahil dito sa tangke, mayaambing ko siya sa ADV 160. Yung pakiramdam ko ha, parang yung kung kaya ko siya isingit-singit. Kanina kasi siningit-singit ko rin siya sa traffic eh. May bandang tondo, kung saan ang round sa tondo. May kabigatan lang talaga, syempre. Pero I think once na makasanayan mo na tong XADV, it will make sense eh. Parang ang sarap niyang pan-daily. Tsaka kung bibit-bitan mo to ng mga side panniers, top boxes, kayang-kaya, lakas ng makina eh. Yun kasi yung takeaway sa mga naka-ADV 160, di ba? Isang binibit-bitan na natin ng sobrang bigat, syempre, umihina na yung motor. Kasi sobrang tindi na ng load capacity na nilagay natin. Dito, I doubt na mabitin ka dito sa power. Maginoo pa nga ako magpandar eh. Pero sobrang solid. Sarap yung motor nito, parang kahit, maliban lang doon sa vibration, pero parang kahit i-drive ko to buong araw. Kunyari, Philippine Loop, sobrang solid. Ayun o. Oh. Diba? Woo! Diyan lang muna tayo mga kap. At nanamnamin ko lang muna ang hangin sa aking mukha. Ngayon, try naman natin yung sports mode. Grabe. Sobrang responsive. Mas okay siya. Mas wak yung change niya ng gears. Tsaka parang akma siya dito sa aftermarket pipe na nakalagay. Parang shoot. Yung pakiramdam, yung alam mo yung pakiramdam na shoot yung bawat pasok ng gear. Tapos pag hiningi mo yung gusto mo, bibigay niya yung papa. Yun o. Let's go! Fourth gear, 100. Bumalik yung gas. Kanina may bawas na isa eh. Sarap ng sports mode. Siguro yung kasabay ko sa Parang Enduro Rally. Kasi may kasabay ako dong XADV. Kami pala. Bata ko lang. Siguro naka sports mode yon the whole time. Dito lang tayo po kasi siya. May tuturo lang ang konting technique mga kap. Kahit naman hindi big bike dala nyo, pwede nyo gawin tong technique. Kapag nakapila kayo sa traffic, huwag kayong papesto sa gitna. Bakit? Kailangan lagi kang merong K-plan. Kaya ang posisyon nyo, dapat lagi nasa gilid lang. Either left or right. Depende sa situation ng kalsada. So, for example, ito. Huwag na magayang papesto sa gitna kasi once na mag-stop yun ng sudden, tapos hindi enough yung braking distance nyo sa harapan nyo, mababanggaan nyo na yan. Kaya dapat lagi nasa left side. Papakita ko na lang. So, yan. Either nandito lang ako, kasi wala naman tayong escape plan dun sa side na yun kasi nga, grass na.
So dito lang kayo mag-cruise o kaya diyan sa kabilang side naman kung talagang wala kayong choice. Ayun, okay, dito side naman kasi nakikita niyo, may escape lane tayo kahit papaano. Pag nag-progressive braking tayo, pag masyado nang malapit o mabilisan yung pag-brake nila, makakaiwas tayo through counter steering and counterweight. Sabi nga sa HPJ, 'di ba? Kailangan magaling kang kumembot. Solid! Sarap nito sports mode. Grabe, sobrang responsive. Eto na, nahuhuli ko na yung gusto kong setting niya. Pero hindi naman ako mayari. Abutin lang natin yung mga pangarap natin, mga kabalang araw. Yung mga gantong motor, makakamit din natin yan. Basta huwag lang ihinto. Sabi nga ni Boss Oyot, may pagsubok, padayon, diretso lang. May problema, diretso lang. Walang ihinto. Kasi pag na-attain na natin yung mga pangarap natin, mas masarap ng mabuhay, di ba? Hindi naman natin sinasabi na mauubos natin yan. Kasi nga sabi nga, problema, hindi nauubos yan eh. Andyan lang lagi yan. Kaya huwag ka lang ihinto. Sa bawat problema naman, may dalawang outcome lang yan. Isang magandang outcome o kaya pangit na outcome. Ngayon, nakadepende yun sa atin bilang tao na mag-a-approach sa problema na yun. Pero ako lang pasasalamat ko sa mga tao na tulad nito, si Boss Oyot ng Raon sa Tondo, para ipahiram niya itong motor niya. Rider to rider, alam niyo yung sa riding culture natin, di ba? Napakahirap magpahiram, di ba? Alam niyo yan. Kahit nasa mga tayo, lalo ng mga naka-scooter, bibili lang ako dyan, pre. Bibili lang ako dyan, gar. May kukunin lang ako, arp. Tapos pagkabalik, sira-sira na yung motor. Di ba? Kaya sa atin, napaka-thankful natin kay Boss Oyot na pinahiram niya tayo nitong kanyang XADV at ma-experience ang expressway on a big bike for first time in my life after 33 years of my existence. Para tayong nasa carnival eh. Yung pakiramdam, alam niyo yun? Yung pakiramdam ko para akong nagbo-bomb car na alam mo yun, binigyan ka ng pagkakataon na makapag-ride tapos merong may time limit, pero ito ang time limit, isang buong expressway. Balikan pa, 'di ba? Solid. Matay natin 'yan, mga maniwala lang tayo sa mga kapasidad natin. Tayo mawawala ng pag-asa. Lalo tuloy ako napupursiging trabaho ng magtrabaho. Pasensya na mga kapa. Pasintabi na po sa mga naka-big bike. Raw emotions lang po sa mga matagal nang nag-i-scooter tapos ngayon nakaranas ng ganito. Obrang sarap po sa pakiramdam. Okay. Maya ulit mga kap, 1 hour and 30, nasa dulo na tayo ng T-Flex. Napas mo tayo si Tex. Tara! Let's go! Woo-hoo-hoo! Okay, tapos na tayo sa NLEX at S-Tex. Ngayon naman tayo ay T-Flex. Let's go! Sobrang tipid. 2 bars pa lang na babawas oh. So kanina, halos wala siyang babawas. Lapit na tayo sa kalagitnaan ng T-Flex. Gulat lang ako, biglang tatlo na lang. Ngayon, magtutubers na lang ulit to. Sabi ko pa kanina, antipid, nabate! Kaya talaga siguro pagdating natin sa dulo. Now anyway, nakaset naman ako. Pagas na tayo dun. Kasi mahal din gas sa Baguio eh, sa taas eh. Kaya papagas talaga tayo sa baba. Bago tayo buwi. Abot pa naman siguro to. Nakakatakot lang dito kasi tayo sanay eh. Diba sa ADB 160, 8 bars. Ito, 6 bars. Hindi ko alam kung paano pagkakahati-hati nito. Hindi ko nga alam kung ilang litro yung kain itong gasolina. Ganun ka spontaneous tong trip natin. Kaya solid talaga, shoutout kay Boss Oyot. Boss Miguel Gruta of Raon sa Tondo. Maraming salamat po sa pagpapahiram nitong XADV ninyo. Nasa last vlog din pala natin ito mga kapa. Honda ADV 160 with big bikes. Paklik nyo na lang dyan. Or panoorin nyo na lang after nitong vlog na ito. You know, solid yun. Nakadaanan ko ito, nakasasakyan lang ako. Daladala niya na ito noon, tapos trip na trip ko na ito. Trip na trip ko rin yung isa pa, yung kay Sir J, at Team Katagumpay. Yun naman yung kay Boss Julio ng K3 Rock Philippines. Siya naman ang nakabili noon, ng XADV ni Boss Katagumpay, Boss J. Alayin niyo yun, matutuloy pala itong pagpapahiram sa atin. Di natuloy ako na pag-research ng mga specs nito. Reserve ko na lang yun sa ibang vlog mga kapa. Pasensya na, talaga napaka-spontaneous kasi nitong vlog natin na ito eh. Pauwi tayo tapos naranasan natin itong first big bike experience and first expressway experience. Yeah. Approaching to the last part of the flick, 17 minutes away and then we're out of the expressway. Sobrang sarap na experience mga kap. Grabe, sobrang solid. Sana one day lahat magka-big bike tapos ma-experience din itong na-experience natin today. Realize ko lang kaya pala dati pag nababasa-basa ako, kaya pala talagang highly recommended ang earplugs mga kap. Lalo na sa mga big bike na malalaki yung mga makina. Kasi kanina pa ako nagsa-sound trip eh.
para ma-mask lang yung tunog ng exhaust natin, tapos yung sobrang lakas minsan na tunog. Yung ano ng hangin, same way ng hangin. Siguro kung magkaka-big bike ako, nabibili na lang ako ng ganun. Parang malaking ginhawa rin talaga yun. Maliban pa yun kung gano'ng ka minimal yung wind noise sa mga helmet ninyo. Pero dito sa R511, tolerable naman. Ganda naman. Kaya siguro highly recommended ang earplugs pagdating sa mga naka-big bike. Talaga kasing ma-isolate mo yung sarili mo eh. At hindi ka rin masyado ma-stress sa noise pollution na tinatawag. You know! Woo! Nabulubundukay ng ano, cordillera. Sana wag naman umulan. Bakit ko? Lord! Yan, tall plaza na tayo mga kap. O, kanina pala, Gcash ako ng ano. Bago ko umalis, nag-Gcash ako. Hindi agad nag-reflect. Buti na lang walang penalty. Babayad ka nga lang ng cash. So, parang sayang lang din yung Gcash ko. Na tayo magagawa eh. At least wala tayong penalty. Yan na lang ang importante. Ayan, gumaganda-ganda. Medyo cloudy lang. Wala ibabagsak, Lord. Please. Okay, we're here. At the end of the play. Solid. 1 million out of 10. XADV. First big bike experience. Ulan na doon. Rosario, Pangasinan. Grabe tunog ng pipe natin. Narinig nyo? Angas. Pagas muna tayo. Short break. Tapos sakit tayo. Pero masyado na yata mahaba din ang vlog natin mga kap. So dito ko na lang muna siguro puputulin. Gawin na lang natin may part 2. XADV, first time experience sa Cannon Road. Alright mga kap, maraming salamat sa pagsama sa vlog. Sana na-enjoy nyo ito. The same time ng pag-enjoy ko. At grabe tong experience na to. Hindi ko to makakalimutan. First ADV, I mean first expressway experience. First din na ating expressway. So muli, kikita tayo sa susunod mga kap. Peace and love as always. Always grateful to be a vessel. Manners make it known. Snappy salute. Let's go.